Okay, good morning, everyone. Happy New Year. It is good to be in the house of the Lord. Let's open our Bible to the book of Revelation, chapter 1. Shall we all arise, please, as we read the scriptures? The book of Revelation, chapter 1, we'll start with verse 1 and we'll end in verse 8. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who testifies to everything he saw, that is, the word of God and the testimony of Jesus Christ. Blessed is the one who reads the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take it to heart what is written in it, because the time is near. Verse 4, John, to the seven churches in the province of Asia, grace and peace to you from him who is, and who was, and who is to come, and from the seven spirits before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen. Verse 7, look, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even to those who pierce him. And all the peoples of the earth will mourn because of him. So shall it be. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. These are the words of the Lord. Can all be seated now? How do you define your future? Let me ask you the same question once again. How do you define your future? Elon Musk, founder ng Tesla and a lot of space travel thing, ito pong sabi ni Elon Musk, you want to have a future where you're expecting things to be better. Not one when you're expecting things to be worse. Oprah Winfrey, sikat na babae po. Probably not only in the US, but in the whole world dahil po sa kanyang program at sa kanyang mga good deeds. Ito pong sabi niya about the future, I think 5 or 6 years ago. Sabi niya, when I look at the future, it's so bright. It burns my eyes. I hope they're right. But my Bible says otherwise. Sana ho tama si Elon Musk, tama po si Oprah Winfrey. Pero kung Biblia po ang pagbabasihan at Biblia po dapat ang pagbasihan, they're wrong. We are dead wrong if we think that this world will go from bad to good. Because the Bible says it's not. Katulad po ngayon, how do the governments in this world look at the future? How do they predict the future? It depends on World Health Organization. Locally speaking, it depends on our IATF. Okay? Depende ho sa resulta ng pandemya kung ongoing ba ang pandemic or tayo po ay nasa endemic zone na or season. Nakikinig po ako ng news kanina, sa buong Calabarzon, Batangas ang may pinakamataas na rate ngayon. So how then do we define our future? Do you think itong
pandemic will end. There will be an endemic. No one knows. I don't know. No one knows. So, saan po tayo mga hawakan? Saan po tayo tatayo about the future? Now, based on our study, based on the scriptures that we have read a while ago, we define our future in the light of who God is. Kapagating po doon sa verse 8, sabi ho ni Apostle John, sabi niya, I am, sabi ho na narinig po ni Apostle John, na sinulat po niya, narinig po galing sa Diyos, ang sabi niya, sabi ho ng Diyos, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God. I like that phrase. Ginamit po niyang Diyos dito, Lord God. Let's all say Lord God. Now, yung Lord po, Panginoon. Sa Tagalog po ng God, Diyos, Panginoong Diyos. Lord means kurios in the original Greek language. Kurios means creator, owner, sustainer of everything. So in-emphasize po ni Jesus, sabi niya, I am the creator, sustainer of all things. And I'm not just the creator and sustainer, sabi niya, and owner and maker, sabi niya, I am God. I am the Lord God. I am the Alpha and Omega, says the Lord God. Sabi pa rito, who is, and who was, and who is to come. And then Jesus finally declared, sabi niya, I am the God Almighty. I am the Lord Almighty. Remember this, God is the beginning, and God is the end. When it comes to His nature, as Alpha and Omega, He has no beginning, He has no end. Wala pong magulang ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. May tumayong magulang nung siya'y nagkatawang tao bilang anak ng Diyos, si Jose at si Maria, pero when we talk about His deity, yung kanyang pagka-Diyos, wala po siyang simula at wala rin po siyang katapusan. Anong tinuturo po sa atin? TK sa akin lahat to. Life centers on God. Pakisabi nga po sa inyong katabi, life centers on God. That's why the very first verse in the Bible, Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Unang eksena pa lang ho, Diyos na kagad. I'll say this once again. Unang eksena pa lang sa Biblia, unang talata pa lang sa Biblia, ang pinag-uusapan nun dito kagad, Diyos kagad. That's why life centers on God alone. Let me say this. Life, listen carefully, life does not revolve around you. It is on God. Don't ever think that you are so special in this world. No one is. No? Bakit to? Dahil mamamatay rin tayo. We have a beginning and we have an end. Not like God. We are just creatures, created beings. Not like God, who is the mighty creator. So we can only define our purpose in this world and understand the things around us in the light of who God is as revealed in the scriptures. Ganun lang po natin para ang maiintindihan. Ang mga nagaganap sa buhay mo at ang mga nagaganap sa kapaligiran natin sa liwanag po ng kanyang salita. Now listen carefully, mga patid. Paano ba Bible study po sa mga sa Makati area? Ang dami yung nagtatanong. Pag may mga atin doon, mga taong matatalino, mga taong mayayaman, mga taong CEO, COO, abogado, piloto, doktor. Some of them will ask me, Pastor Jeff, no? Sabi ng iba, ang Biblia ay gawa lang ng tao. Ang layo ko pong sagot ganito, yung nagsabi ba yon, yung tao bang nagsabi yon na ang Biblia ay gawa lang ng tao, pinag-aralan niya ba kung paano nagsimula ang Biblia? Paano ito, saan ito unang sinulat? At paano ito nakarating hanggang sa atin? Nagmula sa Hebreo sa Lumang Tipan at lingwahe po ng Griego sa Bagong Tipan dahil ito po ay panahon ng Roma Greco period, yung panahon po nila Jesus. Alam niya ba ang mga bagay na ito? Pakinggan po natin, no? Yung grade school ho tayo, nag-aaral po tayo ng science. Sino rito ang favorite subject mo, science? Pakitaas sa kamay. Di ba? Meron tayong ano po? Meron tayong hypothesis, tapos meron tayong experiment, tapos meron tayong observation, tapos meron tayong
conclusion. Ang taong matalino ho, hindi siya gumagawa ng conclusion nang hindi siya dumadaan sa mga ganitong proseso. Tama po ba? No, ang taong hindi matalino ho, naniniwala sa mga false news. Naniniwala sa mga kwentong barbero. Naniniwala sa mga sabi-sabi. Pero hindi nagbubuhos ang panahon sa pag-aaral. Kaya nga po, malaking tanong dito, yung mga nagsasabi na ang Biblia ay gawa lang ng tao, masisira ang ulo mo pag ikaw ay nagbasa ng Biblia. Sira ang ulo ko noon, hindi pa ako nagbabasa ng Biblia, hindi nyo papangaraping makasalubong nyo ako sa kalyo. No, ganun po, kadumi at makasalanan po ang taong ito na nasarapan nyo noon bago katagpuin ng Diyos. Okay? Ang taong matalino, pag-aaralan niya bago siya gumawa ng konklusyon. Halimbawa, sabi ng iba, nakaganito raw yung Yamashita treasure. E pinag-aralan mo ba o naniniwala ka lang sa mga sabi-sabi? Yun ang mahirap po eh. Yung naniniwala lang tayo sa mga sabi-sabi. 14 na taon po kong nag-aral ng theology, ng Biblia, modesty aside o, no, ng doctrine, ng Bible, ng history, para lang humalaman natin na ang Biblia ay totoo. I've been to the very place na kung saan yung 2/3 po ng original manuscripts na nakita po sa Qumran Cave sa Jerusalem, ngayon po ay nasa Jerusalem Museum. Nakaupo ako doon, pinanood ko, paikot po yun eh, paikot. Pinanood ko yun, well-guarded po yun. Eh Pastor Jeff, nasa yung 1/3? Yung 1/3 copy po ay nasa London Museum. And God willing, pag ako po'y dinala ng Panginoon sa London, una ko pupuntahan no, yung scriptures. Nandun po yung 1/3 of the scriptures na nasa London Museum. But let me tell you one thing. No? Sabi ho ng Bible, sabi ho ng Diyos, the fool says in his heart, there is no God. Pag sinasabi mo walang Diyos, sabi ho ng Biblia, you're a fool. Mangmang ka. No, you can say anything you want against God. You can even say that you don't believe God. But that will not change the truth that there is a creator God who created heavens and earth and He gives life to you. And you cannot deny that. No? So God created us for His glory. Etong problema ho, we turn our back on this divine purpose and communion with Him, and instead, we seek our own glory and our own satisfaction apart from Him. Kasi karamihan po ng mga tao, ang tingin nila sa Diyos, KJ, hadlang sa kanilang kasiyahan, hadlang sa kanilang pangarap, hadlang sa mga masasarap sa buhay. That is not true. If you will set aside God, if you will look, love in the wrong places other than God, no? If you will look for happiness apart from God, think sa akin po, you are saying to God that He is not enough in your life. Hindi siya sapat sa buhay ko. Kaya nga po yung mga tao, sabi nila, hindi sapat ang Diyos sa buhay ko. Kaya they have this quote they call rock, sex, and alcohol. Especially during the 1970s. Nandiyan ang kasiyahan, rock, sex, and alcohol. The word rock, there is not really the rock music, but the drug, sex, and alcohol. I've been to this kind of life. And it will not bring you to satisfaction. Why? Kasi oh, God created us for His own. The more kang lalayo sa Diyos, the more kang mapapalapit sa mga bagay na inakala mong magbibigay ng kasiyahan sa iyo at kaganapan ng buhay mo. Tandaan niyo ho, tama ho yung isang kanta, nagsimula sa patikim-tikim. Wala hong pinanganak na lasinggero, wala hong pinanganak na drug addict, walang pinanganak na sugalor, wala hong pinanganak no, na kriminal. Lahat po yan dahil sa kalikasan natin, dahil sabi ng Biblia, lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. So how do we define our life, our future? We define our future in the light of who God is. Sino ba itong Diyos na sinasamba natin? Sino ba yung Diyos sa pinaniniwalaan mo? Diyos ba na nakabase o sa kanyang salita? O Diyos po ba ng sarili mong gawa ng iyong kaisipan? Halimbawa, maraming reliyon ngayon nagtuturo ng what we call in theology, universalism. Ano po yun?
Makinig po tayong lahat. Universalism is a belief that at the end of the day, at the end of this world, everyone will be saved kasi God is a God of love. Sarap pakinggan, no? But that is not true. Yes, indeed, He is a God of love, a God of mercy, a God of forgiveness. But remember this, He's also a holy and a righteous God. 2 Corinthians chapter 5, verse 10, the Bible says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil." Kung tingin mo, may malilihim ka sa Diyos, nagkakamali ka. Because the Bible says, even darkness still lied to Him. Wala kang malilihim sa Diyos. Wala tayong malilihim sa Diyos. At ang sabi po ng talatang binasa ko, lahat tayo haharap sa Diyos. Oh, whether you like it or not. Nauuna-una lang ho yung iba sa atin. Pero ikaw at ako, tayong lahat, bawat isa sa atin po, lahat po tayo ay haharap sa Diyos. And Hebrews chapter 10 verse 31 tells us, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Don't mock God. Don't make God a joke. Because He is the Holy God. The author of the book of Hebrews will not write, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God, if it is not true. Years ago, during our internship in my bachelor's degree in theology, doon po kami nagpunta sa UP Diliman Sunken Garden. Pagpunta ko namin doon, may sinishare na akong tao, kala ko sudyante, professor pala. Alam niyo po sa UP, ang mga professor mukhang sudyante. So I was sharing the gospel to him. Tapos sabi niya sa akin, "You know what, sir? I don't believe in God." "If there is a God," sabi niya, "kung meron namang Diyos, pag kami nagkita niyan, sasabihin ko ang lahat ng mga maling ginawa niya, sasabihin ko ang mga dapat niyang gawin sa mundong ito." Sabi ko sa kanya, "hindi mo nalalaman ang sinasabi mo. Sapagkat bago pa lang lumabas ang isang kataga ng salita sa iyong labi, matutunaw ka sa kapangyarihan at kabanalan ng Diyos na ito. You don't know what you're saying." Nakakatakot tong humarap sa Diyos. Maaring makalusot ka. Sa asawa mo, makalusot ka. Sa magulang mo, makalusot ka. Sa ibang tao. Pero kailanman ho, walang makalulusot sa Diyos. Sino po magbe-birthday dito? Pakita sa kamay. Ako sa April 13, 50, ano ba ako? 52 na ako. I know, I look older than my age. Pero come to think of it, the more tayo nagbe-birthday ho, the more tayo napapalapit sa katotohanan, we will face our Maker. Eh yung iba nga hindi pa umaabot sa 50. Yung iba nga hindi pa umaabot sa 60. And young people, don't be so arrogant to think that you will have a long life in this world because you don't hold your life. We don't hold our life. And listen carefully, when you die, your money, your influence, your power, your education, your company, whatever that you brag about in this life, it will not save you at all. Hindi pwedeng mag, "excuse me Lord, ayoko marap sa'yo." Hindi pwedeng magpa, you know, proxy sa harapan ng Diyos. You will face your Maker. Because life and our future is not about you, it's not about me. It's all about who God is in our life. Second, we define our future in the truth of His inevitable return. No, tinitingnan po natin ang kinabukasan sa katotohanan na ang Diyos, si Kristo, ay muling babalik. Siya po ay muling babalik. Binasa po natin sa verse 7 kanina. Sabi niya, "Behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him." Lahat ng may mata, magsabi ng amen. The Bible says, every eye will see Him. The word "behold" here in the Greek language, original writing po ng New Testament scriptures, ay ibig po sabihin ng "behold," mark this. Wait for this will surely come. And take note of verse 7 if you'll go back to the Bible. Ang sinabi doon, amen. Amen means yes, it will surely happen. Ito pong tanong, who is coming? Are we all listening? Who is coming? The Bible says Christ. Let's all say Christ.
And who is this Christ? Sino ba itong Christos? No, sa Latin ho, sino ba itong si Christos? John chapter 1 verses 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Listen carefully. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Ibig po sabihin po ni Apostle John, walang langit, walang mundo, walang puno, walang mga hayop, kung wala si Kristo. Okay? Eh sino ba itong Kristong to? Hindi po ito yung Kristo na naririnig sa sabungan. Hindi po ito yung Kristo na kiniklaim ng iba na sila na raw si Kristo, lalo yung taga-Davao. Hindi po ito yung Kristo. There's only one Christ. His name is Jesus. And by the way, Christ is not a surname. Walang surname during that time. Christ is a title, Messiah, anointed one, the chosen one. Dinefine po ni Apostle John kung sino to si Christ. Verse 14, and the Word became flesh. Even in Catholic theology, alam po natin yan, the incarnation of Christ. Yung pagkakatawang tao ni Kristo, kaya po may Pasko. Encarne, carne, laman, incarnation of Christ. Kaya nagkatawang tao po si Kristo. Ginamit po si Maria. At hindi ho ginamit ang sibilya ni Jose. Tandaan po natin yan. Okay? And the Word became flesh, sabi ng Apostle John, and dwelt among us, and we have seen His glory, the glory of only Son from the Father, full of grace and truth. Hebrews 13 verse 8, ano pong sabi? Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Do you think modern technology will change Jesus? No. He is the same yesterday, today, and forever. Listen carefully. Lahat po nakikinig, magsabi namin. I'll be mentioning a lot of things as of this moment na napakahalaga. Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Therefore, God has highly exalted Him, pertaining to Jesus, and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Lahat daw ng may dila, lahat daw ng may tuhod, no? Luluhod, magpapahayag na si Jesus Kristo ang Panginoon. Wala siyang kapantay, wala ho siyang katulad ang ating Panginoong Jesus Kristo. Maging ang mga demonyo sa kalaliman ng kalupaan na ito, luluhod. Maging ang mga anghel sa kalangitan, lumuluhod. At sila ho ay nagpapahayag na si Jesus Kristo lamang ang Panginoon. We better listen. There's no one like Jesus Christ. There are 66 books in the Bible. And every book focuses on Christ. Listen carefully. In the book of Genesis, He is the seed of the woman. In the book of Exodus, He is the Passover lamb. In the book of Leviticus, He is the high priest. In the book of Numbers, He is the cloud by day and the fire by night. In Deuteronomy, He is the prophet like Moses. In Joshua, He is the captain of our salvation. In the book of Judges, He is the judge and the lawgiver. In the book of Ruth, He is the kinsman redeemer. In the book of 1 and 2 Samuel, He is the prophet of the Lord. In the book of the 1 and 2 Kings, He is the reigning king. In the book of 1 and 2 Chronicles, He is the glorious temple. In the book of Ezra, He is the faithful scribe. In the book of Nehemiah, He is the rebuilder of the walls. In the book of Esther, He is Mordecai. In the book of Job, He is the dayspring from on high. In the book of Psalms, the Lord who is our shepherd. In the book of Proverbs and Ecclesiastes, He is the wisdom of God. In the Song of Solomon, He is the lover and the bridegroom. In the book of Isaiah, He is the suffering servant. In the book of Jeremiah and Lamentations, He is the weeping prophet. In the book of Ezekiel, He is the Son of Man. In the book of Daniel, He is the Son of Man coming in the clouds of heaven. In the book of Hosea, He is the bridegroom. In the book of Joel, He is the baptizer with the Holy Spirit. He is in the book of Amos, He is the burden bearer. In the book of Obadiah, He is the mighty Savior. In the book of Jonah, He is the forgiving God. Teka lang, hingi lang po ako ng sandali. In the book of Micah, He is the messenger with beautiful feet. In the book of Nahum, He is the avenger of God, God's elect. In the book of Habakkuk, He is the great evangelist crying for revival. In the book of Zephaniah, He is the restorer of the remnant. In the book of Haggai, He is the cleansing fountain. In the book of Zechariah, He is the pure son. In the book of Malachi, He is the son of righteousness. Tuloy pa ho ba ako?
In the New Testament, in the Gospel of Matthew is the Messiah. In the Gospel of Mark is the miracle worker. In the Gospel of Luke is the Son of Man. In the Gospel of John is the Son of God. In the Book of Acts, He is the ascended Lord. In the Book of Romans, He is the justifier. In the Book of 1 and 2 Corinthians, He is the last Adam. In the Book of Galatians, the one who sets us free. In the Book of Ephesians, Christ, He is the Christ of riches. In the Book of Philippians, He is the God who meets our every need. In the Book of Colossians, He is the fullness of the Godhead. In the Book of the 1 and 2 Thessalonians, He is the soon coming King. In the Book of 1 and 2 Timothy, He is the mediator between God and man. In the Book of Titus, He is the blessed hope. In the Book of Philemon, He's the friend closer than a brother. In the Book of Hebrews, He's the blood that washes away my sins. In the Book of James, He's the great physician. In the Book of 1 and 2 Peter, He's the chief shepherd. In the Book of 1, 2, and 3 John, He's the everlasting love. In the Book of Jude, He's the God, our Savior. And in the Book of Revelation, He's the King of Kings and the Lord of Lords. That is the Jesus of the Bible. So every book focuses on Christ, not on your life, not on my life, not even on this church. It's all about Christ. Yes, He is the God of grace, loving, forgiving, yet He is also holy and just. Don't ever, ever forget that for this year, 2022. For who among us are sure that you will still be alive this year? And when your time comes, you will face this Christ. You will face Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. So we define our future in the light of who God is. Second, in the light of His inevitable, sure coming. Christ will come again. Are we all listening? Christ will come again. Most people in our country are waiting for the election. Tama? Kami ho, magagaling sa Amerika, uuwi ho kami sa Pilipinas ng Mayo para lang ho makaboto dahil mahalaga ho ang boto natin. Okay? But you know what? Ano man ho ang resulta ng ating election, ano man ho ang magaganap sa buhay natin tung taong 2022, ang lagi po nating kinasasabikan dapat ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pwede hong dumating ang Panginoon ngayon. Pwede mamayang gabi. Pwede bukas. But the Bible says no one knows. And probably one of the questions that we should ask, ano kaya ang huli mong ginawa o ginagawa nung dumating ang Panginoon? Last but not the least, we should define our future in the basis of the gospel of Christ. Lahat ito po basyo sa teksto na binasa natin kanina. Patras lang ho ang interpretation ko. That's why verses 4 to 6 tells us, grace, matapos ho tayo, grace to you and peace from Him who is and who was and who is to come. And from the seven spirits who are before His throne. And take note, verse 5. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of kings on earth, to Him who loves us and has freed us from our sins by His blood and made us a kingdom, priest to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Last but not the least, we define our future in the light of the gospel. So what is the gospel? Basically, it's not the first four books of the New Testament. Matthew, Mark, Luke, and John. That's not the gospel. But the gospel message is written in Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? So what is the gospel? Listen carefully. Simply means good news. Pag sinabing gospel, ibig po sabihin kagad, good news. Listen carefully. Bakit may good news?
Kasi po, may bad news. Ano po yung bad news? Listen carefully. God is holy and you are not. God is good and you are not. God is God and you are not. That's the bad news. Why? Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Sabi mo, ay, hindi naman ako makasalanan, pastor eh. Hindi naman ako gumagawa ng kasalanan. Really? Sino po nito hindi gumagawa ng kasalanan? Pakitaas pong kamay. Ikakarakol namin kay mamaya sa buong kawit. Lalagyan namin kayo rito ang taong hindi gumagawa ng kasalanan. Listen carefully. Let God be true and all man a liar. The Bible says, God says, you are a sinner before Him. Nakatakot po yan. And Romans 6:23 tells us, for the wages of sin is death. Ibig sabihin, hiwalay ka sa Diyos, at the same time, ilalagay ka ng Diyos sa kinreate niyang impyerno. Yun ang ekspresyon ng puot at kabanalan ng Diyos sa mga taong hindi nagsuko ng kanilang buhay sa Kanya. That's the bad news. Kaya tayo gumagawa ng kasalanan, listen carefully, dahil ang kalikasan po natin kan makasalanan. Panagtanim ka ng buto ng kamyas, ang aanihin mo kamyas. Panagtanim ka ng binhi ng palay, no? Ang aanihin mo palay. Dahil nagkasala po ang ating unang magulang si Adan at si Eva, kaya tayo po ngayon ay gumagawa ng kasalanan. At walang reliyon na makatatanggal ng iyong mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Listen carefully. Walang laki ng donasyon na makatatanggal ng iyong kasalanan sa harapan ng Diyos. Walang mabubuting gawa na makapagbabago ng tayo mo sa harapan ng banal na Diyos. Wala ho. The book of Isaiah tells us, all our good works are like dirty rags before Him. You love philosophy? Let me ask you a philosophical question. Gaano ka kabait para tanggapin ka ng Diyos? Tell me. But in the other sense, gaano ka kasama para hindi ka patawarin ng Diyos? Are you getting the point here? Hindi aksidente na muli nating naririnig po ang mabuting balita na ito. Pero kailangan makita natin ang masamang balita na tayo makasalanan at merong banal na Diyos at tayo po'y kinapopotan ng Diyos na ito. Listen carefully. He is not holy. He is not righteous if He will not hate sin and if He will not hate sinners like us. But because God is holy and God is perfectly righteous, He should hate sin and He should hate us sinners. Because that is His nature. But Ephesians chapter 2, verse 4 and 5 tells us, rather than judgment, He showed us mercy. What is mercy? Karapat-dapat kang parusahan, pero hindi kanya pinarusahan. He chose grace over punishment. What is grace? Hindi ka karapat-dapat bigyan, pero ikaw ay binigyan. That's grace. Naunawa po ba natin what grace and what mercy really means? We deserve judgment, we deserve punishment, and yet, He showered us with grace and mercy. Sa paano paraan? By sending, offering, sacrificing His Son, Jesus Christ. Amen. Lahat po tayo may utang sa Diyos dahil lahat po tayo makasalanan. Pakitaas nga po ang kamay ng lahat na may utang. Pakitaas po ang kamay. Banda, oh, praise God. Yung iba walang utang, ganda naman ang buhay ninyo. Pag kumuha ka ng kotse, may utang ka na. Oh, again, lahat na may utang, pakitaas sa kamay. Yan, hindi po si Mayor magbabayad niya. Utang nyo yan eh, damay nyo pa si Mayor. Di ba? Okay, pero napakasarap kung meron pong magbabayad ng ating utang. Tama, mali. Lahat po tayo may utang sa Diyos.
Pero may nagbayad po ng ating utang. Ang nagbayad po ng ating utang ay si? Hindi po si Jesus. Ang nagbayad po ng ating utang ay ang ating kinauutangan mismo. Ang Diyos Ama. And take note of this. Pirmo siya din kinauutangan natin. Siya pa nagbayad. Ito po pinakamatindi. Ang pinambayad niya sa utang mo, sa utang ko, sa ating mga kasalanan, ang pinambayad niya ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Yon ang pinambayad niya. Sa iyong utang, sa aking utang, sa harapan ng Diyos. Kaya po sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa buong sanlilika sa atin po. Kaya niya ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, kay Jesus, ay di mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, katiyakan patungo sa kalangitan. About 5 or 6 years ago, nandun ako mismo po sa Golgotha, or the place of the skull. Golgotha means the place of the skull. Kasi pag tinignan mo at 20 meters away or 50 meters away, para po siyang bungo. Malapit po yung sa bus terminal ng Jerusalem. Nakatayo mismo ako doon sa ibabaw. Meron pa doon mga, ang dami po doon mga blood stains. And I said to myself, maaaring isa sa mga patak ng dugo rito ay dugo ng ating Panginoon. Kung saan siya pinako. Okay? Listen carefully. Hindi po siya pinako sa krus ng Kalbaryo para magtayo ng reliyon. Hindi po siya pinako sa krus ng Kalbaryo para maging tanyag sikat. Hindi po siya pinako sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ng Holy Week vacation tayo sa Boracay o somewhere. Hindi po siya pinako sa krus ng Kalbaryo para pasayahin po tayo. Hindi. Pinako po siya sa krus ng Kalbaryo ayon sa kalooban ng kanyang Ama. Ayaw niya nga, di ba? Sa din ng Gethsemane, di ba nag-pray siya, Father, remove this cup away from me, but not my will, let your will be done. At sumigaw po siya sa isa sa mga pitong huling wika ng Panginoon, sumigaw siya, tapos na. Sa English po, it is finished. Sa Aramaic po, tetelestai. Ibig po sabihin po niyan, it's a business language, it is paid. The debt has been paid. That's the good news. Binayaran na ni Kristo ang mga utang mo. Gano'n man karumihan, gano'n man kadilim yan, gano'n man kalihim yan, pumatay ka man, nagdroga ka man, sumugal ka man, noon, no? Nanloko ka ng tao, ano man karumi, kadilim, ang kasalanan po natin, ay kaya po tayong linisin sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So we define our future in the light of the gospel of Christ. Let me close this. God has the final say in your life and in this world. Don't ever, ever think that you are the one who is holding your life. Pigilan lang ho ng Diyos ang tibok ng puso mo. Maski wala kang COVID, mamamatay ka. Maski sa loob ng bahay mo, pag oras mo na, oras mo na. Kahit gano'ng kaingat kang magmaneho ng sakyan mo, pag oras mo na, oras mo na. Kaya huwag tayong magmamalaki o kasarapan ng Diyos. Please lang ho. Walang kahantungan ang kayabangan natin sa harapan ng Panginoon. Dahil mamamatay ka rin. Kung tingin mo, ikaw ang pinakamakapangyarihan, pinakamatapang, pinakamayaman, pinaka-influencer, pinakagwapo, pinakamaganda sa mundong ito, don't ever think that you are far better than anyone else. Because death will surely come to your life. Okay? Pakisabi nga sa inyong katabi yun. Pakisapay ka, labit lang oh. Pakilabit lang ko sila. Sabihin na mamamatay ka din. Diba? And that humbles us. That really humbles us.
Di ba pag namatay ho yung isang Miss Universe dati at isang palengkera na babae, wala naman, there's nothing wrong with being palengkera. Pag namatay ho, nilibing sila after 10 or 20 years, pag hinukay nyo, pare-parehong kalansay at bumuho yan. Mamamatay po yung ating laman, pero yung ating kaluluwa, yung kaluluwa mo, hindi mo mamamatayan. May patutunguhang lugar. Dalawa lang ho, langit at impyerno. Wala akong in between, wala akong sa Bible yun. Nahanda po ako magbigay ng 10,000 sa inyo. Kung mapapakita nyo sa akin, malaki po ang 10,000 sa akin. No? Pero kung mapapatunayan nyo na merong in between ng langit at impyerno, bigyan ko kayo ng 10,000. But I can assure you now, there's no in between. There's only heaven and there's only hell. And there's only one God that you will be held, that you will face at the day of judgment, and God will hold you accountable for the life that He has given to you. Ako na COVID last May. Pero salamat sa Diyos. Nakatapos tayo ng taong 2021. Iba sa inyo na COVID. Yung iba sa atin dito, wala. Nag-text sa akin kahapon. May mga sintomas ng COVID sila. Hindi naman natin sila nakasama for the past weeks. Don't worry, mga patid. Okay? But one thing for sure, life can only be certain. Future can only be certain if our life is in the hands of God. Ito pong tanong, yung buhay mo ba ay nasa kamay ng Diyos? Nagsuko ka ba ng buhay mo sa Panginoon na may pagsisisi ng iyong mga kasalanan? At sinasabi mo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Kinikilala ko ang iyong kabanalan, pero kinikilala ko rin ang iyong kahabagan. Kinikilala ko, Panginoon, na ikaw ay matuwid na Diyos, pero kinikilala ko rin na ikaw ay mapagpatawad na Diyos. Suko mo ang buhay mo sa Panginoon ngayon. Because there's no religion that died on the cross. There's only one man. And He is Christ. He is God, the Creator of heaven and earth, who became man like us. And in obedience to the Father's will, He offered His life on the cross for your sins and mine. Yun lang po ang paraan para magkaroon tayo ng katiyakan, kapayapaan sa anumang magaganap sa ating buhay sa taong 2022. For all you know, God forbid, sabi ng iba, walang nagagawa yung katok na yun. God forbid, di ba? This will be my last preaching. And tonight, I'll be dead. God forbid. But if that is God's will for my life, so be it. One thing I know. If that will happen in my life tonight, I will see Jesus face to face and be with Him forever and ever along with all the saints na nauna na ho sa atin. Amen? Sinong gusto pumunta ng langit? Pakitaas ka mayo. Lahat gusto pumunta ng langit. Yan. Sinong gusto mauna ho? Pakitaas ka mayo. Nag-iiba daw yung definition kagad natin, right? Kaya sabi ni Paul, di ba? For me to live is Christ, and to die is gain. Dati ho, yung sira ulo pa ako, hindi ako takot pumatay, hindi na ako takot mamatay. Totoo lang, takot ako mamatay dahil hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero by the grace of God, simula po noong November 14, 1983, tinanggal ho ng Diyos ang anumang takot sa puso ko na mamatay. Dahil alam kong si Kristo Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na nakararaan upang pagkaloban ako ng buhay, buhay na walang hanggan. And that's what matters most. Amen? That's what matters most. No one can dictate the future of your life and the future of this world. And even the future of this country. Only God. Only God. Tapatin ko ho kayo, hindi ko buo po binoto si Duterte noong nakaraang eleksyon. Pero nangyari ang kalooban ng Diyos. Ang naging pangulo po natin si Duterte. Kung hindi ka mala Duterte at galit ka kay Duterte, may problema ka sa relasyon mo sa Diyos. You fail to acknowledge the sovereignty of God. Pinahintulutan ho ng Diyos sa kanyang kapamalaan at kapangyarihan ng ating Pangulong Duterte ho ang maging pangulo ng ating bansa. And I don't see any regrets. Nakita ho natin ang pag-unlad
ng ating bansa sa kanyang pamamahala. Okay? And I will continue to put my hope and my trust not on the elected officials for this year 2022. My highest confidence and my highest trust will be on the God who planted them in their positions in our local government and even in our national government. And Romans 13 tells us we should honor them, we should pray for them. Okay? Maliwanag po? So don't let anyone, nor any government, nor any institution design your 2022. God has His final words in your life. But it will start when you surrender your life to Him. Let's pray. Father, we give you praise and honor and glory. Let your will be done in our life and even in this country. Mangyari, Panginoon, ang plano mo, naisin mo, kalooban mo sa buhay namin, sa aming pamilya, sa aming mga negosyo, sa aming mga careers, maging sa aming bayang Kawit, maging sa aming bansang Pilipinas. Because you are sovereign, you allow all things for your glory and for our good. Indeed, all things work together for good to those who love you, especially those who are called according to your purpose. We rest our confidence in you, O God. And I pray that you will continue to speak in every heart who are here this morning. Panginoon, ang pagharap po namin sa kinabukasan ay nakabase ho kung sino ka ba sa buhay namin ayon sa iyong salita. Nakabase, Panginoon, sa nalalapit mo ng pagdating at pagbabalik at nakabase, Panginoon, sa Ebanghelyo o mabuting balita ni Kristo Jesus. Dalangin ko po na kaugnayin niyo po ang bawat isa. Dalhin niyo po ang mga puso namin sa pagsisisi ng aming kasalanan at pagsuko ng aming buhay sa Diyos, sa iyo, at pagkilala sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang mga natitirang mga minuto sa aming panambahan sa linggong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa oras pong ito ay ipapanalangin po natin ang mga taong ito na nasa tarpaulin po, nasa gilid po natin. Ipapanalangin po natin sila sa pangunguna po ng ating buting ama ng ating bayan, si Mayor Angelo Aguinaldo. At tatawagin po ng ating kapatid na aking bayaw at ng isang lingkod ng public servant din po ng ating bayan, si Consel Jerry Harin, para po ipakilala sa atin at ipapanalangin po natin sila pagkatapos po na may pakilala po sila sa atin. Okay? Kay Jerry? Thank you, Pastor. At magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kapatiran. Inimbitahan ko po yung ating mga kasama sa lingkod bayan dito po sa Bayan ng Kawit, para po maisama sa prayer ngayon pong family dedication ng ating church. So, tinatawag ko po si Konsehal Bongka Higas, si SK President Shanika Durdar, Konsehal Resti Loyola, at ABC Alvin Bunan. Pastor? Tinatawagan ko po ang mga pastors natin, si Pastor Ray Lacbayon ng Cavite City, Pastor Francis Mariano, Brother George Jimenez ng Gel Trias, at si Elder Eman.
Siguro sa likod nila kayo. Guys. Niling ko po na ipanalangin po natin sila ang pag-iingat ng Diyos. Lalo tigit po ipanalangin po natin ang bayan ng Kawit. No? At una na po tayo nagpapasalamat kay Mayor Angelo Aguinaldo na pinagamit po sa atin ang magandang lugar na ito para po mayandog ang ating pamilya sa taong 2022. Pero bago po ang lahat, ay ipanalangin muna po natin sila. Tayo lahat po ay tumayo at itoon lang po natin ating kamay sa kanila at ipanalangin po natin sila. Panginoon, aming Ama, bukas po ang kalangitan at ang iyong kaharian upang dinggin ang panalangin ng iyong mga anak. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ang maghari sa buhay nila, na lalo mong bigyang diin at may ukit sa puso nila, O Diyos, ang mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo ang narinig nila ngayon. Panginoon, sa darating pong eleksyon, pinapanalangin po namin ang mga nasa harapan po namin, O Diyos. Sa pangunguna po ng aming buting Mayor Angelo Aguinaldo, na kung saan alam mo at batid mo, O Diyos, na linggo-linggo ay sinasama namin siya sa aming mga pangwakas na panalangin. At sinasama namin siya ngayon. Kasama rin po ng mga kasamahan niya na hindi po, na wala po rito ngayon. Hinihiling po namin ang iyong basbas ng pag-iingat at pagpapala sa lahat ng lakad nila. Higit sa lahat, O Diyos, panalangin po namin na gawaran niyo po ang kanilang mga puso ng takot sa iyo at pag-ibig sa aming bayan at pagpapahalaga po sa kanilang pamilya. Mangyari ang kalooban mo sa mga buhay nila at sa mga hangarin nila, lalo po sa araw ng eleksyon. Tinataas po namin silang lahat sa iyo, Panginoon, at patuloy na maluwalhati ang pangalan mo sa buhay nila at gamitin mo sila, O Diyos, sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng Kawit na kung saan dito mo rin tinanim ang Cross of Christ Salvation Gospel Ministries. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang kaluwalhatian at ang lahat ng karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po. Makapunaw kayo. God bless. God bless. Pastor Francis. Good morning po mga kapatid. Happy New Year. And thank you po Pastor Jim for a very powerful message at sa mga katotohanan po na atin pong natutunan for this year. Punta po tayo sa ating mga ilang pabalita. Unang-una po ay batiin po natin ang ating mga kapatid na magbe-birthday ngayong buwan na ito ng January. January 5 po ay binabati po natin si Sister Charisma Bautista. Happy birthday po, Sister Charisma. And January 6, si Brother Dane Banggood. Happy birthday, Dane. At January 7, happy birthday po kay Brother Caleb Toledo. And happy birthday po, brother. And for our special announcement po, on January 9, 2022, at 3 p.m. sa sanctuary po ng CCSGM, tinatawagan po ang lahat ng ating worship team members, all the new members. Meron po tayo o meron po kayong meeting and planning for January 9. Kaya po, paki-note po ito sa inyong mga calendar, mga worship team members. So yun lang po ang ating pong mga maikling balita at pinabalik na po sa ating lead pastor po ang ating po. Thank you, Pastor Francis. Nagpapasalamat po tayo sa attendance po natin ngayon. Pasensya na po kayo, talagang nilimit lang po natin ng 300 ang ating attendance. Just to observe po yung mga health and proper protocols po natin. Okay? So, sa mga nagtatanong po, ang restroom ay sa likuran.
mamaya ho. No? And by this time as well, we would like to lift up our family before the Lord. Taon-taon po natin itong ginagawa na kinokommit po natin ating pamilya sa harapan po ng Diyos. So iniiling ko ho na ang bawat pamilya, kung wala pa ho kayong anak, kayong mag-asawa, ay magkapit kamay sa isang pamilya, magkapit-kapit kamay lang po, ang magpamilya lang po, no? Magpamilya lang po. Kung wala ho kayong dalang pamilya, kayo po'y nag-iisa lamang, you can just stand and pray silently, no? And as the representative of your family. Maraming salamat kay Sarge Charlie. Sarge pa rin ba o promoted ka na, brad? Lieutenant ka na ba? Oh, si Sarge Charlie na dapat ay sub 45. Praise God, brad. Buhay ka pa ngayon. Praise. Buti hindi ka nakasama doon sa sub ngayon. Praise the Lord. Thank you for all the marshals, Brother Binoy and Boss Mario Manalo. Salamat sa pag-marshal nyo sa ating gawain. Salamat din po sa ating ushers. Sa lahat po ng tumulong, gumising po na madaling araw. Kasama po si Consi Jerry, aga-aga. Tumulong po sa pag-release at pag-aayos dito. Salamat po sa mga ushers at sa lahat po ng pastoral staff. At salamat po sa worship team, no, na nagising ng maaga. And Audiotronics, kapartner na lagi namin kayo. Maraming salamat sa buhay ninyo na nakasama namin kayo muli sa aming General Assembly. So shall we all arise? Please be with your family. Kung wala po, just stand alone and act as a representative of your family. Sige po, samahan nyo ang inyong mga pamilya. Marami po nasa bakasyon pa. Marami pa tayong mga church members nasa bakasyon pa ho sila. Iba ho, nag-a-isolate. Pag-pray natin sila, tinamaan ng COVID because of the Christmas gatherings. Okay. Manalangin po tayong lahat. Panginoon, aming Ama, tinataas po namin sa iyo ang aming mga pamilya para po sa taong 2022. Salamat po sa mga challenges noong nakaraang 2021. Maaring sa relasyon ng mag-asawa, relasyon sa ng magulang at anak, o relasyon ng mga kapatid. Salamat din po sa mga challenges, sa mga financial challenges na aming kinaharap noong 2021. Indeed, O God, you have proven yourself faithful to us and gracious. Indeed, Lord, the same providence that we will rely on for the year 2022. And all together, Lord, we would like to lift up to you every families, every marriages who are in our midst, and every person who stands as the representative of their family. God, we commit them to you, O Lord. We ask for your covering. We ask, O God, for your provisions. We ask, Lord, for help, wisdom, intelligence, and bless the works of their hands and the desires of their heart. And I pray also, Lord God, that you will nourish them spiritually with your faith and with your word. Para masabi po namin yung declaration po ni Joshua, that as for me and my house, we will serve the Lord. And that is our prayer for this year 2022. Na huwag kaming manawa na ikaw ay paglingkuran, sambahin, gumawa ng kabutihan sa mga tao na nasa paligid po namin, lumakad, tumayo sa katotohanan at sa kabanalan, lumayo sa kasalanan at kamunduhan, and help us, Lord, not only to have a good family, but also, Lord God, we desire to have a godly family, a family that is Christocentric, a family, Lord, that glorifies your most holy and wonderful name. Thank you, Lord. Lord, we continue to bless Father God and ask you that you will bless Kawit to the leadership of Mayor Angelo Aguinaldo. Bless also, Lord God, our country through the leadership of President Rodrigo Duterte
Lord, we pray for your protection and wisdom be upon them. We also ask you, Lord God, that you will also bless our churches in Mindanao, particularly Surigao del Sur. Tinamaan po sila ng malakas na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha ngayong linggo ng umaga. And we pray that you will sustain them and protect them as well. Maraming salamat po, Panginoon. At sa araw na ito, may we celebrate this day with our loved ones, with our family, in joy, peace, and righteousness of the Holy Spirit. Pagpalain rin po ang lugar na ito, Panginoon. Sa apat na sulok ng lugar na ito, pakabanalin mo. Sa ngalan ni Jesus, kung may mga sumpaman o Diyos, o may hawak ang kaaway in any part of this land, we pray, Father, that you sanctify this land and you bless this land, O God, and this property. Thank you, Lord God. May we continue to walk as salt and light of this world. Ang mga tahanang aming iniwang panandalian, balikan po namin ang matiwasay at payapa. At sa aming pansamantalang pagwahiwalay, ay tanggapin ng bawat isa po sa amin ang pagpapala ng